isang paliwanag ang magaganap dito lang sa pinaka-aabangang talk show ng buong mundo, kasama ang Triple A! Hi! Since tungkol naman sa pagpapaliwanag ang topic natin ngayon, I suggest na lagyan na rin yung ilaw yung street namin para mas maliwanag! Kung gusto ko lamang maliwanagan, isa lang ang aking gagawin, ang linisin ang aking salamin! Ang lala po talaga ng mga pinagsasabi nila, no? So magsimula na po tayo para mas maliwanagan ang mga isip natin. Anino! Amunda! At ay-ay, ito ang... Sabar! Friendship! Friendship! Ano ba, friendship? Hello sa inyo! Hello! Kissy! Boy! I mean! Gosh! Boy, yun lang ang masasabi ko sa topic natin ngayon. Ay, ano ba ang topic natin ngayon? Sir President! Sir President! Wait lang! Agad! Dugong! May taxi bang naghihintay sa'yo? Mr. President! Sir President! Dugong, listen to me! Dugong, come Sir back President. Here! Ayan na. O dali, talagyan okay. Mo na sila. Friendship. Kasi may sasabihin ka. Yes, Dugong, may taxi bang naghihintay sa'yo sa labas? Kasi nagmamadali na, hindi ka pa namin ini-intro. Tama! Wala naghihintay sa aking taxi at lalong hindi ko naihintayin yung mga komento pa ninyo. Kasi maghihintay na naman ako ng matagal doon sa likod. Dadla, kuda. Sige, tama. Okay, Mr. President. Since nandito na rin po kayo, please greet our viewers. Sige. Okay, Ama. Intro mo na siya. Dali, intro mo na siya. Wag mo na lang akong i-intro. Hindi na kailangan. Ay, hindi po kayo, Mr. President. Hindi po kayo. Intro po namin yung isa pa naming guest. Bakit? Tumatawa ka na naman. Gusto mo na naman mag-asawa, no? Ba't ka na? Nagjo-joke pa. Natawa. Wala lang, Dugong. May naialala lang ako ng joke. It was so funny! Akala ko kaya ka tumatawa kasi napahiya ako. Exactly! Pasensya na po, Mr. President. Bueno, tawagin na natin ang isa pang guest, mga kaibigan. VP Simpleni Roberto! Hi! Hello! Hello, VP? Nagulat din ako sa pagdating mo. Ako rin, nagulat ako. Kamusta ka naman? Maaari po bang pabatiin niyo muna ako, Mr. President? Kaya natanong kita kung kamusta. Magandang tanghali po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga nasa laylayan. Konti na lamang at may aangat ko na kayo. Maraming salamat po. Ayan na naman yung laylayan na laylayan ang sinasabi mo palagi. May naalala tuloy ako. Hindi pa pala ako bumabate, no? Hi. Ayan. Tama. Yun na po yun. Yung bati niya. Okay. Kilala niyo naman ako. Hindi ako masyadong madaldal. Lagi kong sinasabi sa inyo na ako ay man of a few words. Tama. So, man of few words ka? Eh, di woman in silence ako. Talo-talo na to. Mababalik na lang po tayo, no? Mabalik po tayo sa tanong ng buong bayan. Mr. President, VP Simpleni, may hindi po ba kayo napapagkasunduan? Bilang kayo naman po ang presidente, Salamat. Dapat ay ladies first po. Tungkol po ito sa planong pagpapatanggal. Hoy!
Kisi! Sorry kung nasigawan ka. Kumakasigaw ka kasi parang may lalabas na bagong muka dyan sa bibig mo. Oh, mga kababayan, nakita nyo, edi umamin din siya. Mr. President, with all due respect po, hindi pa po ako tapos. Napakalaking abala na po ng mga nangyayari, kaya nahihirapan tayong umangat, lalong-lalo na ang mga nasa... Laylayan! Tama po. Kaya, pinaplano ko po talaga ang pagtanggal. Medyo pinapawisan ako sa mga tinura ng ating VP. Subalit, kailangan pong pag-usapan, kaya kunin natin ang panig ng ating presidente. Maraming salamat sa iyo, boy. Maraming salamat. Ang masasagot ko lang sa sinabi ni ma'am, tama naman na ipatanggal na yung mga hindi naman nakakatulong sa pag-unlad ng ating bayan. Tanggalin na natin yung dapat tanggalin, okay? Okay, so medyo umiinit po ang talakayan natin. Mainit talagang usapan. Sandali lang po, Mr. President, Ma'am Zipleni, baka naman pwedeng pag-isipan muna natin ang mga decision po ng ating mga ipinatatanggal natin ng ating bawat isa. Ay, tama, tama. Anong ibig mong sabihin ay, ang gusto kong sabihin, ang mga ipapatanggal ko sana ay ang mga nakaharang na sasakyan sa kalye, yung mga nagiging dahilan ng traffic, yung mga obstruction na nagpapatagal sa pag-angat ng mga nasa... Laylayan! Maganda yan. Eh, ako naman, ang gusto ko lang talagang ipatanggal yung mga... yung mga kumakalat na balita tungkol kay Baste. Mm. Ha? Hindi naman makatulong yan, mga chismis niyo, mga dalahira, yung mga dila ninyo. Hindi makatulog yan sa pag-unlad ng ating bayan. Kaya uunahin kong tanggalin yung mga chismis na yan. Ah, okay. Tama naman po yan, Mr. President. Ano bang iniisip nyo na tatanggalin namin? Ano nga ba? Alam ko na, ang iniisip ninyo yung impeachment. Ha? Hindi ako gagawa ng ganyan. Quiet lang ako dyan. Busy ako dun sa aking project na mabilis. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, mga kaibigan, sinasabi ko lang sa inyo, sa Pilipinas meron tayong mga lupa na mabilis tubuan ng halaman. Kaya ang gagawin ko, bibigyan ko ng isang lupa na sa paso ang iba't ibang bansa. Bakit mo naman po unahing bigyan ng lupa yung ibang bansa? Malaki po ang problema natin ngayon sa mga kalamay. Mas kailangan po nila ng lupa. Ibang topic na po yan. Pwede pong... kalamay, wala nang yung kalamay, ibang topic na yan. Kaya kung pwede po sana, sa susunod na episode na lang natin ang pag-usapan. Pwede ba? Ay, tama po. Kasi wala na po tayong oras. Kailangan na po natin magpaalam, kaya sa susunod na lamang po. Pati ako, speechless na. Kaya thank you so much, VP Zipleni. And thank you, Dubang, for dropping by. I-mail ko na lang yung stickers nyo, okay? Ay, stickers na lang. Oo nga. At sa aming pagbabalik, isang kakaibang produkto na naman, ang for sale sa Hoy Shopping. Abangan nyo lang, dito lamang po sa Sunday Pinasaya!